What's up mga ka-axis? So in this video, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung infinite crafting hack or infinite crafting bug sa Axie Infinity Origin or V3. Napakadali lang gawin ito sa totoo lang, and base sa mga nabasa ko sa mga post at sa Discord, hindi daw ito bannable offense since test launch pa lang naman yung V3 sa kanyang current stage at wala pa namang play to earn mechanic yung laro o NFTs. So I suggest gawin nyo to as soon as possible para malaman nyo kung anong klaseng runes and charms yung maganda para sa team nyo. So let's start na kung paano. So una nyo gagawin is punta kayo sa crafting and make sure niyo na level up na yung account niyo para na ma-unlock niyo na yung mga recipe slots dito sa gilid, yung katabi ng 100 moon shards. Ito dapat naka-unlock na yan lahat. So kung makikita niyo dito, yung crafting level ko is 100 na, so yung maximum is 100. And yung total number ng moon shards ko is 139,060. So, napakarami. So, marami na akong na-craft na mga runes and charms. Pero hindi ko pa nakukuha lahat. So, ganito yung gawin yung hack or yung bug. So, click nyo dito. Pag-click nyo dito sa plus. Pag-click nyo dito, may makikita kayong moon shard dito. So, select nyo yan. Tapos, click nyo ulit. Select. So, dapat dalawa lang sila na lagyan mo ng moon shard. Dito is dapat blanco. Okay? So, let's say, pag-click nyo dito, wala kayong nakita moon shard dito. So, yung gagawin nyo is back. Click nyo yung back. Tapos, punta kayo ng inventory. Make sure na yung laman ng inventory nyo dito is moon shard lang. If mayroon kayong mga potions dyan, gamitin nyo muna yan. Tapos, make sure na moon shard lang yung natira. Tapos, click nyo lang yan. Click nyo back. Tapos, balik kayo sa craft. Click nyo ulit yung plus sign. Nandyan na yan yung moon shard. Lalabas na to. Yung icon na to. So, click nyo yan ulit. Ulit lang kanina. Then, boom. Click natin yung moon charm recipes. Dito tayo muna sa basic. Click natin craft. Kung mapapansin nyo, nabawasan tayo ng 100 moon shard dahil yun yung basic requirement niya or basic recipe niya. After nun, click mo ulit yung craft. So kung mapapansin nyo, dalawang moon shard lang yung nabawas sa atin. So 1 plus 1. So yun yung nabawas dun. So dyan yung magic. After nyan, punta kayo dito sa intermediate na runes and charm recipes. Click nyo yung max. Tapos, craft na kayo. Medyo matagal yung sa akin kasi marami-rami rin yung 138,000 moon shards na papang-craft natin. So, hintayin lang natin. So, yun. Lumabas na. So, ito yung mga nakuha ko. Mga charms mostly. Wala tayong nakuhang ito may nakuha tayong mga runes pero nakuha ko na to lahat. Okay, so walang bago. So pagtingin nyo dito, naubos na yung moon shards nyo. Balik kayo dito sa basic. Just click nyo ulit yung craft. Boom, bumalik yung nagastos natin na moon shards kanina. So ulit-ulitin nyo lang. Click nyo ulit after nyo pag-click ng craft dito sa basic. Pag nabalik na yung moon shards, click nyo ulit yung intermediate. Click max or kahit ano pang gawin nyo dyan. Pero mas mabuti kung click nyo yung max para mas marami kayong mag-craft. So ganun lang ulit. Hintay-hintay. Check nyo yung mga runes kung may bago ba. Wala. Nakuha ko na yan lahat. Tapos balik ulit kayo dito sa basic. Click ulit yung craft.
So parang endless cycle na siya. Although nababawasan siya paunti-unti, pero medyo matagal pa yan maubos. Tsaka pag naubusan naman kayo ng moon shard, balik la click nyo lang disenchant, tapos isell nyo yung mga nakukuha nyo na mga charms na di nyo ginagamit. Tulad sa akin, kliniklik ko yung mass selection, tapos tinitira ko lang yung epic at mystic charms. Confirm. Pag dinisenchant natin yan, ito yung amount ng moon shards na marireceive natin. 137,000. Pero hindi natin gagawin yan. Medyo marami pa naman tayong moon shards. So, check natin dito sa collection. Ito na lang talaga yung hinihintay ko, yung mystic rune ng beast, which is endless anger. So, mainam gawin to, lalo na pag scholar account ka lang at medyo mahina yung team mo. Pwede mong matest yung mga runes and charms dito sa V3. Ito yung mga axe ko. Ito yung ginagamit na rune ng plant. Yung healing pulse. Rare rune lang siya, pero yun yung maganda para sa akin kasi nai-heal lahat ng axe mo. Tapos ito yung mga charms. Ito yung malakas dito. Ito yung mystic rune ng gloomy dice. Na bibigyan ng confused card yung kalaban mo pag hindi siya titira. At kahit nung titira siya, lalagyan ng confused card sa pile niya. Parang ganun. Tapos nakuha ko rin yung Heart of Ocean, yung naging increase ng max HP lahat ng axe mo. So, makunat yung team ko. Ito yung nagpapakunat dito. Yung starter axe lang to si Puffy. So, yeah. Ganun lang gawin yung bug na to. Napakadali lang gawin nyo. Bago pa i-fix nila yung bug. Kasi, hindi naman daw tatanggalin yung mga runes na nakraft. So, worth it naman. Kasi, matetest natin lahat ng mga yung mga runes at charms dito sa laro. So, that's it for today. Salamat sa panonood.